Kasabay ng isinagawang Provincial Peace and Order Council, Provincial Anti-Drugs Abuse Council, at Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict Joint Meeting sa lalawigan ng Bulacan ay ginawaran ng parangal ang 11 former rebels na nagbalik loob sa pamahalaan kamakailan. Ang nasabing joint meeting at awarding sa mga FRs ay isinagawa sa Hiyas Convention Hall, Malolos, Bulacan na pinangunahan ni Governor Daniel Fernando, Vice Governor Alexis Castro, at Mervy Apostol ng Provincial Director ng Department of Interior and Local Government ng Bulacan. Tumalo sa nasabing pagpupulong ang kasunduluhan ng 17th Infantry Matapat at Matatag Battalion. Dinaluhan rin ang nasabing joint meeting ng iba't ibang local government unit officials at iba't ibang sangay ng pamahalaan sa Bulacan. Bukod sa natanggap na parangal, pinagkalooban rin ang 11 FRs ng Enhanced Comprehensive Livelihood Integration Program Assistance na nagkakahalaga ng 65,000 piso bawat isa upang makapagsimula ng bagong buhay na malayo sa armadong pakikibaka. Samantala, napag-usapan naman sa naturang joint meeting ang mga naging tagumpay at mga hakbang ng pamahalaan upang mapanatili ang kaayusan, kapayapaan at katahimikan sa lalawigan ng Bulacan. Patuloy din ang 78th Infantry Matapat at Matatag Battalion sa pakikiisa at pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang mapanatili ang katahimikan sa lugar na sasakupan. Mula dito sa Bulacan, ako si Crizel Fontanoza, ang inyong kaugnay.